Inkar liti tal Hævan Del ar Deopdu Hæ Hæ Hi. Hey. Welcome to my channel. Hi. Rain go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Little Rachel wants to play. Play. Rain, rain, go away. Baby shark la. Baby shark la. Baby. Go to side there on me. You sit there on me. Sit there la. Sit there on me. Baby shark. Let's go hunt. Let's go hunt. Honey? Save at last. It's the end. Thank you for watching. I love you, Rizel. Koi. Rizel, you love mama or no? I love you, Rizel. Rizel. I love you, Rizel. I love you, Rizel. Koi. I love you, Rizel. Thank you, mama. Thank you, Rizel. Thank you, Rizel. Koi, where is my Rizel? Bye-bye. I love you. 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 Look there. I love you too. I love you. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to another vlog. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang kayo guys. And nandito na naman tayo sa kitchen.
Nandito tayo nagpa-vlog guys kasi nagluluto po ako ng tanghalian namin. So, kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang kayo at walang sakit. At masaya po kayo. Kumusta po? So, ayan guys yung... Ngayon guys ay Saturday. Saturday dito sa Nepal. And nagluluto po tayo ng karne. Kasi... Every Saturday guys, hindi man every Saturday, minsan sa Saturday ay karne, ganyan. Kasi, alam nyo ba kung bakit guys? Kasi every Saturday ay kompleto kami sa bahay. So, walang pasok yung mga bata, tapos yung ipag ko wala din siyang pasok. So, ayan, kaya minsan may karne kami sa Saturday. Pero, the other day guys ay gulay. Dal at saka gulay lang po kami. So, depende na lang guys kung may bisita kami. So, pag may bisita ng hindi Saturday, may karne din. So, ganyan guys yung buhay namin dito sa Nepal. Hindi kami everyday na may karne. Pero, nung nasa Belize kami guys, nung hindi pa nga kami binabaha, di ba? Kasi doon is, may nagkakatay talaga ng karne. So, kung ano, gusto mo ng karne, tatanungin ka lang kung gusto mo ng karne. Bali, parang sa probinsya din na magkakambas muna sila. So, magtatanong muna sila kung gusto, ilang kilo yung gusto mo, ganyan. Tapos, so, ayan nga guys, nung nasa Belize kami ay may karne kami. So, kasi nga, pag may isang kambing, so, ikakambas muna nila yon kung ilang kilo yung gusto mo, ganyan. So, pag inabot yung kilo ng kambing, so, kakatayin nila yon. Kaya, may karne kami. Like, every other day, hindi lang every Saturday. Minsan, araw-araw may karne kami. So, ganyan guys sa village. Pero, mahal din naman yung karne dito ng kambing guys. 1,000, 1 kilo. Kaya, tipid-tipid din. Kailangan talagang magtipid and minsan lang kumain ng karne. Hindi rin naman kasi maganda yung karne sa katawan, pero yung mga bayanan ko guys ay mahilig talaga sila sa karne. Mahilig sila sa karneng kambing. So ako, hindi ako masyado sa karne. Mas gusto ko talaga yung gulay at saka isda, ganyan ako. Pero sila talaga, as in, mahilig talaga sila sa karne guys. And okay lang sa kanila everyday karne. Pero nung nandito na kami sa Kathmandu, ayan, every Saturday na lang yung karne namin. Minsan Saturday, wala pa, di ba? So, ayan guys, yung ano namin. Tumitingin ako sa labas kasi nadidistract ako. May tao kasi doon sa labas. So, ayan guys, yung ating video for today. At na-share ko lang sa inyo about sa karne. Kasi nga, nagluluto ako ng karne ngayon. And karneng kambing yung niluluto ko, guys. At isa pa pala, guys. Diba may amoy yung karneng kambing? So, hindi ko siya masyadong gusto kainin. Hindi kagaya ng chicken na paborito ko talaga ang karneng manok, guys. Pero sila dito sa bahay ay karneng kambing at karneng kalabaw talaga yung paborito nila. Ako, hindi ko masyado. Dito nga lang ako kumain ng karneng kambing eh. Sa Nepal. Sa Pinas, hindi ako kumakain. Kasi nga, diba may amoy siya. So, depende siguro sa luto. Kung ano yung luto mo, yun may amoy. At saka depende sa kambing, guys. Minsan yung matandang kambing na, yan yung may mga amoy. Pero yung mga bata pa, wala yung amoy. Kasi minsan, nakaluto na ako dito sa bahay ng sobrang lakas ng amoy talaga, guys. Hindi ko, kahit damihan ko na siya ng masala, sobrang lakas pa rin ang amoy niya. So, tinanong ko yung kasama ko, sabag, bakit ganito yung kambing na to? So, ibig sabihin is, matanda na at saka depende yata kung babaeng kambing or lalaking kambing yun. So, nakalimutan kong itanong sa asawa ko kung anong kambing yun. Sinabi niya yun, pero nakalimutan ko na. So, ang naalala ko lang is, matandang kambing, yun yung medyo ano, may amoy na siya. So, yung mga bata-bata pa, at saka yung matandang kambing guys, matigas siya. Matigas siyang kainin. So, matagal lutuin. Hindi kagaya ng mga batang kambing na masarap siya. Masarap. Walang amoy. Tapos malambot. So, ayan guys yung mga experience ko sa... experience ko sa kambing dito. Kasi dito talaga paborito nilang mga karneng kambing. And karneng kambing at saka karneng kalabaw guys. So, yan yung mga paborito nilang kinakain dito sa bahay. Kahit sa may mga handaan guys, lalo na guys pag ano festival, Dasay at saka Tihar festival, ang daming karne. Grabe, halos isang kambing yung kinakatay, and kalabaw is yung isang kalabaw guys na malaki.
apat na pamilya lang yung maghahati. So ganyan talaga silang kumain ng kanoy dito. Sobrang ano, basta sobrang lakas nilang kumain ng kanoy. So kahit na ang pagkaluto iihaw lang nila na lalagyan lang ng asin, ganyan sila. Ako kasi hindi ako kumakain ng mga ganyan na mainihaw lang. Tapos sila, yung half cook na karne, tapos lalagyan ng asin, hindi ko kaya yun. So sila kasi ganun silang kumain. So ayan lang guys, ang dami kong daldal about karne, kasi karne day ngayon. And thank you for watching. So sana po ay lagi kayong manood ng aking mga videos guys. Maraming salamat po sa inyo. And see you on my next vlog. Bye-bye. God bless us all. Thank you for your time. Bye-bye po.